Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalaan kami masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sabi ng Panginoon, nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Sila'y tiyak na parurusahan ko, sapagkat dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga walang sala, at ipinagbiling alipin ang di makabayad kahit sa halaga ng isang pares na sandalyas. Niyuyurakan nila ang mga walang kaya at ipinagtutulakan ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa iisang babaeng nagbibili ng aliw. Ano pat nalalapastangan ang aking banal na pangalan. Hinihiga nila sa tabi ng alinmang dambana ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos ay nag-iinuman sila ng alak at binili ng salaping inagaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga Amoreyo, mga taong sintatangkad ng punong sedro at sintitigas ng punong ensina na binuksa kong lahat alang-alang sa kanila. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto
Pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon at ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoreyo. Kaya pahihirapan ko kayo gaya ng karton na di makalakad sa bigat ng dala. Hindi makatatakas ang matutuling tumakbo, manghihina pati ang matitipuno at di maililigtas ng mga kawal maging ang kanilang sarili. Walang tatamaan ang mga manunudla, di makaliligtas ang matuling tumakbo at di rin makatatakas ang mga nakakabayo. Ang pinakamatapang na mandirigma ay hubad na tatakas sa araw na iyon. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Bakit ninyo inuusal yaong aking utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan. At kung sinong mapangapid, siya ninyong kasamahan. Mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin. Sa inyo ay baliwala ang gawang magsinungaling. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid. At kay daming kapintasan sa kanila'y nasisilip, kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo'y ako'y magkaisa. Ngunit ngayon panahonang kayo'y aking pagwikaan upang inyong manuunawa ang ginawang kamalian. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Kaya ngayon dinggin ito, kayong ako'y hindi pansin. Kapag ako'y di dininig, kayo'y aking wawasakin. Wala kayong aasahang magliligtas sa hilahil. Ang parangal na nais ko na sa aki'y ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matuluyan o mapagpahingahan." Isa naman sa mga alagad niya ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal kong kapatid. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang piniling bayan ng Diyos. At dahil sila ay patuloy na tinutulungan ng ating Panginoon sa lahat ng kanilang gawain because of over-familiarity, dahil masyado silang confident sa kanilang sarili, ano yung nangyari, sila'y naligaw. Imbis na sundin ang utos ng Diyos, imbis na manindigan sa katotohanan, ano yung kanilang ginagawa? They take advantage of those who are poor. Yung mga taong walang kalaban-laban, no? Yung mga tao na tinuturing na wala sa lipunan. At ito, mga minamahal kong kapatid, yung naging dahilan kaya itong si Propeta Amos ay pinadala para sa kanila upang ihayag sa kanila yung kapurusahang kanilang tatamuhin kapag hindi sila nagbago at nagbalik loob. Pero mga minamahal kong kapatid, itong mga pangyayaring ito, ang kanilang mga kasalanan ay hindi lang nangyari nung panahon nila. Dahil magpasangga ngayon, ang bawat isa sa atin, parehas pa din ng kasalanan. No? Sa panahon natin ngayon, ganun pa din. Yung mga may hirap, no? Yung mga tao na walang kalaban-laban ay pinagsasamantalahan ng mga tao na may kapangyarihan. Yung mga tao na hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili, no? Pinagte-take advantage yan ng ibang tao na malalakas. Alam natin, no? Hindi naman sa parati o pero alam natin na ang hustisya, no, tulad nga ng sinasabi ng marami, ay para lamang sa mga tao na kayang magbayad para sa katarungan. Bagamat, no, hindi naman ito ang parating kaso, pero alam natin yung realidad na ang pera at kapangyarihan ay may mahalagang impluwensya patungkol sa hustisya sa ating bayan. Kaya po nakakalungkot. Bakit? Kasi katulad nung piniling bayan ng Diyos, naging abala tayo sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Mga bagay na lilipas, mga bagay na hindi mananatili sa atin, tulad ng kapangyarihan, tulad ng pera. Wala naman makapagdadala sa atin ng kapangyarihan at pera pag tayo'y namatay. Wala namang magdadala sa atin ng katanyagan kapag tayo ay kinuha na ng ating Panginoon. Kaya nga, isa itong trick
ng demonyo. Isa itong panloloko ng masama upang tayo maging abala sa mga bagay na hindi mahalaga. Hindi ko po alam kung inyo pong nabasa na meron pong libro si C.S. Lewis. Ang title po ng kanyang libro ay Screwtape Letters. Screwtape Letter. At dito po, merong mga demonyo na nagpaplano kung paano ba nila lilinlangin ang tao. At isa po doon sa demonyo, ang kanyang strategy ay paniwalain yung mga tao na sila ay bigyan ng oras at panahon at lahat ng pleasure ng mundong ito upang kalimutan o makalimutan nila na ang buhay nila ay limitado, na ang buhay nila ay maikli, nang sa gayon sila'y maging abala sa mga mukmundong bagay na ito at hindi nila maisip na ayusin ang kanilang buhay at magbago. At kung titignan natin ngayon, ganun nga ang nangyayari sa atin. Kailan ba nating napagtatanto na nasayang ang ating buhay? Kapag tayo ay nagninilay sa ating sarili, minsan kapag tayo ay may karamdaman na, may sakit na, o kaya naman hindi na natin kayang tulungan yung ating sarili. Kaya nga, yan ang greatest lie, no? Yan ang dakilang pangloloko sa atin ng masama, sapagkat tayo'y nililinlang ng demonyo upang maging abala tayo sa mga bagay na hindi mahalaga. Kaya nga po, tamang-tama yung ating mabuting balita ngayon. Yung may gustong sumunod sa ating Panginoong Hesus at nais niyang ilibing muna ang kanyang tatay o ang kanyang kamag-anak, hindi lamang ito tumutukoy doon sa literal na paglilibing, kung hindi tumutukoy din sa marami nating alalahanin. Gusto mong sumunod sa Diyos? Gusto mong maglingkod sa Kanya? Kailangan mong talikuran yung mga bagay na nagiging hadlang upang ika'y tunay na makasunod sa Diyos. Diba ganun tayo? Gusto nating maglingkod, gusto nating papurihan ng Diyos, pero ano yung nasa isip natin? Saka na, bata pa naman ako, mag-i-enjoy muna ako. Saka na, no? Kasi meron pa naman akong oras at panahon, siguro magsaserve ako kay God pag nag-retire na ako, o kaya matanda na ako, at wala na akong ginagawa. Paano kung hindi ka tumanda, at tawagin ka na ng ating Panginoon? Paano kung sa isang iglap, no, habang ikaw ay nagpapakasasa sa mga tawag ng laman, no, tawag ng mga bagay, ng makamundong bagay dito sa mundong ito, kunin ka ng Diyos. Hindi mo na nagawang magbago at pagsisihan ng iyong mga kasalanan. Dinaunahan ka na, nalawko ka na talaga ng masama. Hindi mo na nagawa yung dapat mong gawin. Kaya po, mga minamahal kong kapatid, magandang paalala sa atin ang bagay na ito. Kung nais nating sumunod sa kalooban ng Diyos, marami sa ating buhay yung kailangan nating ibitawan at isakripisyo. Kung gusto nating tunay na marinig ang kalooban ng Diyos, yung mga material na bagay, mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos, kailangan natin unti-unting bitawan upang tayo makapakinig ng mabuti sa kanyang kalooban. Kaya po, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, patuloy pong ating pananalangin, patuloy pong paglapit natin sa mahal na pong Jesus Nazareno upang sa kanyang awat habag, no, sa tulong ng ating Panginoon, tayo'y tunay na makapakinig sa kanyang kalooban. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, iluhog natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos Ama, kung saan naroon ang kanyang anak na nauna pa sa atin,
at tumawag sa atin na sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig sa biyaya sa pagtanggap sa pagtawag na ito. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan at yung mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway maging masigasig sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang ating komunidad sa araw-araw, naway mapanibago sa pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa isang mabuting buhay. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga nawala ng pag-asa dahil sa mga pagkakasala, naway mapagtanto na kasama-sama natin si Kristo, ang ating pinuno, at pinapasan ang ating mga suliranin. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga pinahina ng pagpapakasakit at karamdaman, naway mapanatag sa kasiyahan ng Diyos, dulot ng kalinga at pagtulong ng kanilang mga kapamilya, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga namayapa, naway makasunod kay Kristo at makapasok sa walang katapusang presensya ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Diyos, sama sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming isa sa isip at puso sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak ngayong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang-hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas, sa pagpupuri na aming nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikihirapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa namang hiling si awit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagi niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, ninawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat ito may isarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, at ni San Jose na kanyang banal na esposo. Kaisa ng mga apostol, lalo na si San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal, lalo na si Santa Maria Magdalena, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo.
Diyos sa mga pangyarihan, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami, Diyos, lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanadibikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya itong aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Bigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan ko ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Strength. You guide me and embrace me with your love. You give my strength to save me from sins. Jesus, my Savior, my God, I will submit my life to you. You are my mercy and the keeper of love. I will submit
my life to you, serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord, guide me each day to learn how to love. I am your servant, and you are my King. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na July 4, 2024, Webes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungan lagi naming maialay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong dadasalin ngayon ang panalangin ng pagpapaalam bago ialis ang imahen ng Santa Maria Magdalena. O Santa Maria Magdalena na naging halimbawa ng pagbabalik loob, dumating na ang sandali ng iyong pag-alis sa aming parokya. Hindi kayang banggitin ng aming mga labi ang pasasalamat
na umaapaw sa aming mga puso. Udyok ng iyong matinding pagnanais na makapagbalik loob ang mga tao na tulad mo. Minarapat mong makiisa sa amin kahit sumandali. Salamat. Naway magbalik kang muli sa ibang araw. Dito ay hintayin ka namin ng buong pananabik. Sa iyong pag-alis, baunin mo ang aming pagmamahal. Isama mo ang aming puso at huwag mong itulot na kami ay mabuli sa kasalanan na makapaghiwalay sa amin, makapaghihiwalay sa amin sa Panginoong Jesus. Santa Maria Magdalena, dinggin mo at isamo ang aming mga dalangin sa ating Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan, siya nawa. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. Bago ko po igawad ang huling pagbabasbas, nais ko pong pasalamatan ang parokya at diocesanong Dambana ng ni Maria Magdalena sa Pililla, Rizal. Kasama po natin ngayon ang kanilang kura paroko, si Father Luisito Anatacio, at sa ngalan po ng ating rektor at kura paroko ng Quiapo, Father Junciscon, kami po ay nagpapasalamat sa pagpapaunlak po ng pagdalaw ng imahe ng Maria Magdalena sa parokya ng Quiapo. Maraming salamat po. Palakpakan po natin sila. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos natin pagdiriwang, umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Amin, wala.